Hello guys, good morning. So once again, welcome to my channel. This is Teacher JM and for today, I am gonna make a video. Gagawa po ako ng video tutorial po kung paano po natin ma-access po ang DepEd Commons para po to sa ating mga parents, both po sa PC, personal computer, or sa laptop, or sa inyong cellphone po. So para po natin ma-access po yung DepEd Commons, yung gagawin lang po natin ay pupunta lang po tayo sa ating favorite browser na tinatawag natin Google or kung ano man yung browser na mayroon ka, Opera or kung sa anong computer mayroon ka po. So ngayon sa PC po muna tayo. Ang gagawin lang po natin ay access lang po natin, type po natin yung commons.deped.gov.ph. So, tingnan natin, naglo-load po yung ating browser. So, this cannot be reached. I-reload lang po natin. Pwede po natin ulitin. Common. Ayan, depedcommons.com. Ayan. So, ito na po ngayon. Nakikita nyo po, mayroon po ditong sinasabi na to all mobile subscribers of Globe Team Smart Sun and Token Text, access to the site using the Globe Team Smart Token Text network will not incur data charges. So, ibig sabihin free po ito. Free of access kahit ano po, basta naka-open lang po ang inyong data services at hindi po siya mag-i-incur ng any data ano po. So dito makikita nyo po, this is DepEd Commons and you can select kung ikaw ay estudyante, so talaga-aral ka sa public school, ikaw ay nag-aaral sa private school. So both, pwede mong i-select yung isa lang po. Then like for example, ikaw ay nag-aaral sa public school, itatype mo lang po yung school ID number. Halimbawa, ito po yung school ID number mo, dyan ka nag-aaral. Then type mo lang po yung student kung ikaw ay isang estudyante. Ayan, then after that, name required. Like for example, ang pangalan mo ay Juan de la Cruz. Ayan po. And optional po, pag estudyante po ikaw, optional po yan. Student, optional. And then you go, save. After that, there's a welcoming address. Welcome to DepEd Commons. Ayan, nandito na po. You can select kung anong grade nyo po. Like for example, ikaw ay ALS. Ikaw ay kindergarten, grade 1, grade 2, grade 3, 4, 5, 6, hanggang grade 10, senior high school. And ayan, may mga applied subjects. So, pwede mo pong ma-explore yan. Like for example, explore po natin yung kinder. Ayan, so tingnan natin. Ito yung lalabas sa kinder. Marami po tayong makukuha. Ayan po, meron po tayong titik M, titik A, at titik S. Ayan po. So, you have to do is to go to your Google Drive link. Ayan. Tapos, pagdating doon, dadalhin ka sa link nyan. Then, magkakaroon ka ng, makakuha ka ng mga materials po. So, now, let's try. Like, for example, we will proceed to the link. Ayan. Tingnan natin kung mabubuksan natin. Ito po yung link na pinasa niya. Here we go. Nakikita nyo po, may week 31, week 3, week 33. Yan po lahat ay makikita natin sa DepEd Commons po. So, credit po sa ating DepEd Commons. Ito po yung makikita natin. Kapag kinder po yung, ito po yung pinuntahan mo. Yan, ito yung mga contributors, mga authors, mga writers. Ayan, so, let's go back. Like for example, kung pupunta tayo sa ibang grade level. Like for example, grade 1. Ayan, we have 85 here. Click mo lang yung grade 1 po. Yan, grade 1. Then, like for example, Filipino or Araling Panlipunan. Ayan po. Ma-access po natin yan. Ayan, mayroon siya dito. You can download the file if you want. Ayan, nandyan po. Ayan. Mga self-learning modules po yan na nandyan. Ayan, para po sa mga nagtatanong kung paano ma-access si DepEd Commons. So now, ang gagawin naman natin, ganun lang po sa PC ha, kung may computer ka. Paano naman natin kapag tayo ay gumamit ng cellphone. So, ngayon, like for example, may cellphone tayo. Ang gagawin nyo lang po ay pumunta lang po kayo sa inyong, sa ating tinatawag na Google. Kung may Google Apps po kayo, punta lang po kayo dito kay Google. Ayan po. Naglo-load na po si Google ngayon. Punta lang po kayo dyan. And sa ngayon po, mag-search lang po tayo ng tinatawag nating Commons. That deped.gov.ph. Ayan po. Then, wait lang po natin. Ayan na po, makikita nyo dito.
Department of Education, Common DepEd, i-click lang po natin yan. Ayan po ang lalabas. So, nakakita nyo naman siguro, mayroong nakalagay dyan that this is a free, you can use this as free. There will be no incur of data services po. So, ayan, important note, links on the DepEd Commons page that require to access the internet outside the DepEd Commons. Ayan, pwede ka po nyan. So, now, again, pwede nyo po ilagay dito yung kung saan ka nag-aaral, kung public school ka ba or private school, then you can write the name of your school if you're a teacher or a student. Pag teacher po kayo, required po yung name and tsaka email address po. Pero kapag student po kayo, required lang po yung name dyan, pero yung email address ay hindi. So, try po natin, ilagay po natin yung ating school kung gusto mo. Ayan. Ayan po, halimbawa, ayan yung inalagay po natin yung school natin. Halimbawa, kung student ka po, ayan, ilagay po natin yung student name, Juan de la Cruz. Ayan. Ayan, optional po kasi student ka. So, ayan po, na-access po natin yung ating mga learning materials po dyan kung gusto mo. That is free. Basta bigyan lang po tayo ng mga writers and mga authors po na gumawa ng mga learning materials po. Ayan lang. So, madali lang po. Accessible po. Halimbawa, i-click mo yung grade 1. You can select which area ng learning po yung ano. So, ito, like for example, i-click natin yung English. Ayan, mayroong fourth quarter online reviewer. You can download the file directly or you can go to the link. Once done po, makikita po natin siya doon. So, ganun lang po kadali guys yung papaano natin i-access yung ating DepEd Commons. Sa mga nagtatanong po, ganun lang po siya kadali. Then, sa either sa phone or sa inyong sa cellphone or sa desktop computer. So, that's it for today. Thank you for watching, guys. Once again, please don't forget to subscribe for more. And this is Teacher JM. Goodbye. Salamat po sa inyo. Bye-bye.